ang nakaraan. Maling akala. Nakamamatay. Huwag kasi agad mag-assume. Juan passed the test. I love my wife so much. At ayokong gumawa ng kahit na ano para masaktan siya. Lahat ng pangaakit ginawa ko na wala pa rin. Huwag kang mag-alala. Loyal sa'yo si Juan. I finally found the courage to stand my ground. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko kay Happy. Hayaan mo na ako. Happy won the crown of being Mrs. De La Costa. Kaya starting over again ang drama ng Huwapi. Sana naman, Happy. Handa ka na rin patawarin ako. Bigyan mo na ako ng konting panahon. Diba? Yung sabi ko sa'yo, yung tulad sa adobo, kailangan mo lang maghintay. Tingin niyo mag-walk out na lang ako habang kayo masaya? I will take away the most precious things sa inyong mag-asawa. Para pare-pareho na tayo miserable. The comeback. Ing grandeng pagbabalik. And they lived happily ever after. The end. Tapos na po. Back to sleep na po ang baby namin, ha? Teka po, Popsy. Mm-hmm. May question po ako. Ano yun? Ba't lahat mo na lang ng fairy tale, ganyan ang ending? Tsaka ano pong ibig sabihin ng live happily ever after? Anak, ibig sabihin nun, happily, ibig sabihin nun, masaya. Ang ever after naman, habang buhay. Madalas kasi, nagmamahalan yung mga karakter sa fairy tales. Kaya kapag mahal ng prince at ng princess ang isa't isa, magkakaroon sila ng forever. Ibig po sabihin kay ni Mopsy, we live happily ever after. Kasi true love niyong isa't isa eh. Anak, hindi lang true love. Yung Mopsy mo, ang greatest love ko. Kat, tulog ka na. Good night, Mopsy! Good night, Popsy! Good night. Fabulous. Kumain ka na, please. Hindi ka ba ginaganahan kapag nakikita mo? Malaki pa rin ba yung balakang ko? And besides, nagpabawas na ka ng ribs, ha? Para maging 23 yung waistline ko. Alam mo, Venus, maganda ka. Sexy ka. Parang hinahanap ako, eh. Parang nakukulangan ako, eh. Bob, mas maganda naman ako sa kanya, right? Gorgeous, Bob. Besides, mas maliit yung braso ko kaysa sa kanya. Mahal kaya nag-gastos ko sa shoulder lipo ko. Oo nga, Ariella. Maliit yung braso mo, pero hindi lang yun yung maliit sa'yo, eh. Parang kailangan ko yung malaking... Parang may kumulang, eh. May something akong... hinahanap. Girls, huwag na kayo magtalo, okay? Pwede naman kayo mag-share. If that's gonna make you happy, well, okay lang sa akin yun. Eh, ba't ikaw? Parang hindi ka naman happy. Kulang pa ba kami, ba? I know why. Kasi isang babae lang naman ang makakapagpasaya sa kanya. And incidentally, ang pangalan niya ay Happy. Excuse me lang, girls, ha? Itong isa, nasobrahan. Sobrahan yung pagka-epan. I'll be back. Sige. Unang-una sa lahat, paano mo nalaman na nandito ako? Happy. Pangalawa, pwede ba, Agatha? Tigilan mo na ako. Huwag mo naguluhin tong date ko. Nananahimik na ako eh. I'm living a peaceful life. Trying to get over happy. Dapat ganun na rin ginagawa mo kay Juan.
No way. Hindi ko hahayaan mawala sa akin si Mark. I tried everything, Bob. Itong ganda kong to, lumuhod at nagmakaawa kay Juan. Pero tinanggihan pa rin niya ako at si Happy pa rin ang pinili niya. And that's why I'm here. Kailangan ko ng tulong mo, Bob. Wait lang, ha? Wait lang. Agata, tapos na ako sa pakikipagsabwatan sa'yo. Okay? I'm a better version of Bob now. I'm Bob 2.0. Okay? Alam mo, niloloko mo lang ang sarili mo. Never ka makaka-move on sa ibang babae. Kasi si Happy lang naman talaga ang gusto mo. So, you can either continue fooling yourself and be miserable. Or, tulungan mo nalang ako sa plano ko na paghiwalayan sila Juan at Happy. At kapag napunta na sila sa atin, that's the only time na totoo magiging happy ka. Bukas isasubmit ko na yung report ko sa supervised trial custody. Hindi naman po kami nag-expect na perfect score kasi alam naman namin na may mga pagkukulang din kami kay Kat-Kat. At aminado po kami na napakarami pa naming kailangan matutunan bilang mga bagong magulang. Kaya sana po, kahit paano, sapat naman yung nagawa namin para patunayan na karapat dapat kaming maging tunay na magulang ni Kat-Kat. Alam nyo kasi, una pa lang talaga, masama na kutub ko sa'yo. Sa totoo lang, parang hindi talaga. Pero, Mr. and Mrs. De La Costa, huwag na kayo mag-alala. Kasi, ako personally, masaya ako sa pinakita ninyo at sa effort ninyo para dito kay Kat-Kat. Kailangan na ng mga formalities, pero yung report ko ang magsisilbing basis para ma-finalize yung adoption nyo dito sa bata. Pero huwag kayo mag-alala kasi parang good sa approve naman na kayo. Eh, talagang magiging parte na ng pamilya nyo si Kat-Kat. Talaga po, Miss Didi? Yay! Thank you, Miss Didi! Wow. Thank you, Miss Didi! Maraming salamat! Hindi, tinupad yung pangarap namin. Alam niyo, tinupad niyo rin ang pangarap nitong bata. Alam mo, very blessed siya kasi meron siyang mga magulang na totoong nagmamahal at totoong nagmamahal sa kanya. Hey, Kat-Kat! Mag-celebrate tayo, Juan, para sa mga magagandang mangyayari. Kahit simple lang. Sige. Sasabihan ko si Mamon tsaka si Papi. Tapos, invite ko na si Kyle. Invited din po ba ako? Aba, siyempre naman. Hindi lang ikaw invited. Ikaw pa yung dahilan kung bakit tayo magpa-party. Kat-Kat, talika dito. Kami na officially ang Mamsi and Papsi mo. Wow! Thank you po, Mamsi! Popsi! Excited na po kung may announce sa whole wide world na magkaroon ng sarili pamilya. At saka po maganda at gwapong Mamsi at Popsi ko. Wow! Excited na ako. Kailangan bumili tayo ng mga dress mo. Oh, magandang damit. Kailangan maganda-maganda ka dun. Pagpig ka, nangayusin natin yung box mo. Nangayusin natin yung box mo. Masyado nung mahaba. Oh. Anong gusto mong kainin natin dun? Anong gusto mong pagkain? Chocolate cake? Strawberry cake? Chocolate po. Ay! Chocolate. Spaghetti or queso de bola? Ano po yun? Queso de bola. Masarap yun. Queso de bola? Malae! Victory party na rin ni Juan ito. Kasi pasado siya sa mga test mo. Tama. Kaya nga ho, may inimbitahan akong special guest. Ha? Sino? Oh, parating na po yun. Good morning po. Ayun na siya! Hello, darling! Ayan. Hello. Good morning. Ayan. Siya po si Sabina Moran. Anak po siya ng kumari kong si Tina.
Salamat sa pag-imbita. Ay, naku! Yeah. Hello! You look familiar, ha? Napansin ko kasi tingin ka ng tingin sa akin kanina. I'm Bob. Kakarating ko lang eh. Bob. Ako si Sabi. Sabina Moran. Sabina. Okay lang kunin yung number ko, ha? Baka kasi nahihiya ka lang kunin yung number ko, eh. Number mo? Sorry. Nga pala si Nata. Girlfriend ko. Hello. Hello. Okay ka na din mo. Ganda ng combination. Hi. Hello. Hi, Doc. Ganda-ganda. Okay. Hello. Okay. Miss Moran? Sandali, ano? Anong ginagawa mo dito? Imbitado ka ba? Ay, naku, Juan. Ako talagang nag-imbita kay Sabina na magpunta dito para talaga magpasalamat ng personal sa kanya. Sandali, magpasalamat ng personal? Para sa ano? Juan, iho, may kailangan kang malaman. Ano po yun? Tinasabot namin kasi si Sabina para i-test kanya. Hindi talaga totoo siya ay supplier ng auto parts. Palabas lang ang lahat ng yun. So, you mean sinusubukan mo lang ako o bibigay ako sa'yo? Gusto lang kasi ni Tita Isay na masigurado na good boy ka na. Huwag ka na magtampo sa kanila, bro. Pumasa ka naman eh with flying colors. Girlfriend ko nga pala. Si Nata. Hi. Hi. Sige na, kumain na tayo! Sobrang cute talaga nito ni Kat. Oo, nga. Kat. Excuse me? Congrats nga pala sa inyo, ha? Finally, complete family na kayo. I'm happy for you and one. Salamat, Bob, ha? Coming from you. Wow. Salamat talaga. Tita Bob, bakit po kayo sad? May problema po ba? Hindi, Kat-Kat. Ano lang kasi, naisip lang ni Tito Bob na kapag naging legal na papsi mo na si Juan, baka hindi na niya ako payagan bisitahin ka. Tito Bob, love ko po si Popsi. Pero, special din naman po kayo sa akin eh. Kaya po ang favorite kong tito. Pamilyar na pamilyar yung mga ganyang hirit. Mana ka talaga sa mami mo. Thank you, Tito Bob! Honey, paalis na ako dito sa office. Magkita na lang tayo dyan kina Juan, okay? Alam mo ba, dala ko pa yung annulment papers niya eh. Okay. Sige, magkita tayo dyan, ha? Love you! Bye-bye. Agatha, what are you doing here? Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Gamit? Ha? Bakit? I'm leaving the company. And I'm pulling all my shares dito sa Carshop. What? Leaving the company? Wait lang, pag-usapan natin to, Agatha. Huwag mo naman kami iwan sa ere. Tell that to Juan. Dahil siya ang naunang nang iwan sa akin sa ere. Agatha, teka lang. Baka pwede natin pag-usapan to. Sir Kyle, sir, pasensya na po. Importante lang. Gusto po kayong makausap ni Mr. Torres. Nasa phone siya. Okay, sandali. Agatha, kausapin ko lang si Mr. Torres. Diyan ka lang mag-uusap tayo. Okay? Diyan ka lang. Sige na. Annulment documents. Ma'am, ito po yung ibang mga papers.
Salamat. Ma'am, approved na ba yung adoption papers ng batang yan? Alam mo, actually, pipirmahan na lang po. Sa totoo lang, nakakatuwa. Kasi minatulungan na naman akong bata, tapos meron pa akong napasayang mag-asawa. Sa katunayan nga niyan, pagkapapirma ko nito, babalik ako sa bahay nila. Meron silang paparty para kay Katka. Mm. Aba, maswerte ang bata niyan sa umampun sa kanya. Sinabi mo pa, batang-bata yung mag-asawa. Parehas may kaya at ang importante sa lahat, kitang-kita mo talaga nagmamahalan sila. Tiwala ako, hindi nila pababayaan tong batang to. Ma'am Didit, may naghahanap po sa inyo. Ay, sige, papasokin mo lang. Ma'am Didit, siya po. I remember you. Ikaw yung kapitbahay nila Mr. and Mrs. De La Costa, no? Pero ang hindi ko maalala, De La Costa rin pala yung apelido mo. Pinsan ka ba ni Juan? The truth is, I am the soon-to-be Mrs. Juan De La Costa. At si Happy ay formerly Mrs. De La Costa na lang. Alam mo, Miss, maganda ka. Pero medyo malabo kakausap eh. Medyo you're wasting my time. Papipirmahan ko pa tong adoption papers ni Katkat. I'm sorry. Wait lang. No, you cannot do that. Bakit naman? Hindi pwedeng ampunin ni Nawan at Happy si Katkat. Dahil broken ang marriage nila. Actually, matagal na silang hiwalay. At ako na ang girlfriend nila. Ay, Boyong. Papi, bigay lang po, ha. Excuse me. Your attention, please. Sandali lang po. Una-una, gusto ko lang po sana magpasalamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Gusto ko pong magpasalamat sa suportang binibigay niyo sa aming mag-asawa itong mga nakaraang araw at buwan. Dahil alam niyo naman po na meron kaming mga konting pinagdadaanan. Alam ko ho na medyo gasgas na ho itong sasabihin ko. Pero yun ho yung totoo. Ako'y isang tao lang. Mahina. Nagkakasala. At dahil po dun, nangyari po yung pinakamalaking regret ko sa buhay ko. Yun po ay yun nung pagkahiwalay kami ni Happy. Dahil po dun, nasira ko yung tiwala niya sa akin. Nasira rin po yung magandang pagsasama namin. Pero nakapag-sorry na po ako kay Happy. At alam ko po na hindi lang sa kanya ako may kasalanan, kundi pati sa inyong lahat. Ilang beses po ako nangako noon na hindi ko siya paiyakin. Ngunit ilang beses din pong nabali yung pangako na yun. Kaya gusto ko po humingi ng tawad sa inyo. Tatay Boyong, Naisay, Joy, Henry, Lucky. Sorry po sa inyo. At gusto ko rin humingi sana ng tawad. Kay Mamu at sa papi ko. Dahil hindi ko po sinunod yung payo nila eh. Mas inuna ko po yung pride ko kaysa asigasuhin ko yung mga bagay na mas kailangan kong gawin. Happy, pwede mo ba akong samahan sandali dito sa harapan? Please.
Sige na naman. Sige na, please. Pagbigyan mo na ako. Happy. Ikaw ang pinakamagandang blessing na dumating sa buhay ko. Pero aminado ako na hindi kita masyado napahalagahan. Kaya alam ko naman na hindi ako worthy at deserving para tanggapin mo ako ulit. Pero kung yun ang consequence ng mga kasalanan ko, handa akong tanggapin yun. Gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. At ngayon ko lang talaga na-realize na never pala akong tumigil na mahalin ka. And I don't think I will ever love someone as much again. Wala ka man lang bang sasabihin? Ang ganun ang sinabi mo. Sandali lang, ha. Miss, medyo nahihirapan lang akong paniwalaan ka. Kasi unang-una, itong mga nakaraang buwan, kitang-kita ko kung gano'n nagmamahalan yung dalawa. Tapos parang mababait naman silang tao. Parang hindi naman sila manluloko ng kapwa nila. Well, Miss, di malinlang. Matagal ka na nilang nililinlang. Meron ka bang pruweba man lang na maipapakita sa akin? Kasi hindi ako pwede maniwala sa sabi-sabi lang. I'm sorry. Meron. Ito. Annulment documents ni Nawan at Happy. Nag-file sila ng annulment 2 weeks after mong sabihin sa kanila na pwede na nilang ampunin si Katkat. Nagpe-pretend lang sila to be happily married para maampun ni Happy ang bata. So ano, Miss Timalini lang? Ibibigay mo pa ba sa kanila si Katka? Meron po nga po pala isang dahilan kung bakit tinawag ko yung atensyon ninyo. Katkat, may ka dito, please. Meron nga palang regalo ang Papsi sa'yo. Ano po? Ito, sandali. Ito. Wow, ang ganda po, Papsi! May mga nakasabit pang letters. J-H-K! Mga initials natin yan. Siyempre yung J, ako yan. Si Papsi 1. Tapos, ito namang H, si Ma'am si Happy. Tala mo kung sino tong K. Sino po? Eh, siyempre, ikaw. Kaya gusto ko, lagi mo tong susuotin. Para kahit nasa trabaho si Popsi, o kaya nagluluto ang Ma'am si mo, parang kasama mo na rin kami. Thank you po, Popsi! Iingatan ko po ito. Pero, may isa pa pong gift na gusto kong makuha. Ano yun? Sana po, magkabati na po kayo ni Mamsi para maging happy family na tayo parati. Promise ko sa'yo, anak.
hinding-hindi na tayo ulit magkakayulay ng Ma'am Sin. Ano pa bang kailangan mong marinig, Happy? Masyado nang mahaba ang hair mo. Patawarin mo na kasi si Juan. Yun! Hindi na kailangan ng salita. Isang ngiti lang ni Happy ang kailangan ni Juan. Alam na niyang napatawad na siya ng asawa. Abangan! Babawiin na ni Miss Didit si Kat Kat, kina Juan at Happy! Eh, isa lang naman ang may gustong mawala sa amin si Kat Kat eh. Nawalan ako ng boyfriend dahil sa'yo. Pwes, mawawalan ka rin ng anak dahil sa'yo. Quits na tayo. Ano ka? Bitawan! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Pati si Kat Kat, nadamay ng dahil sa'yo. Ang Juan Happy Family, tuluyan na bang nawasak?